Yes, good morning. Today is Wednesday. Makulimlim ang panahon at sadyang nagpupumilit umano si Haring Araw na umano siya, tawag nito sumilaw ang Haring Araw. Pakita ko sa inyo si Haring Araw, mga kadidiis, ha. Gustong umano si Haring Araw, nagpupumilit na sumikat si Haring Araw. Ayan po. Oh, di po ba? Parang ano din yan, eh. Parang si Pangulong Duterte na nagpupumilit na baguhin ang ating sistema sa gobyerno. Baguhin mula sa mga dating bulok na sistema. Ganun din ang Araw. Gusto niyang sumikat para yung lumang kinasikatan ng panahon ay magkaroon ng buhay at magkaroon ng magandang araw. Yun ang gustong mangyari ng Araw. At ganun din gustong mangyari ng ating mahal na Pangulong Duterte. Ako po ay hindi ako aware dito sa nangyayaring hindi natin masasabing awayan o ano pong nangyayari sa ating mga kapatid na DDS na mga vlogger din. Ako po ay nanghihinayang. Alam ko may tampuhan man sila, maaayos din yan. Sila Attorney Bruce, sila SAS o sila Thinking Pinoy, eh sila naman po ay pare-pareho naman tayong mga DDS. Kasi lumalabas na po sa social media yung nagiging problem. Siguro ayusin na lang kung ano man yung hindi mga pagkakaunawaan, kung ano yung, kasi parang binibigyan natin ng bala yung mga putang inang taga-liberal party na kagaya nga yan, na monitor ko nga noong isang araw, gustong ilabas ng ibang station yung problema between vlogger of Duterte Group. Ako po, opinion ko lang po ito. Sana wag naman sanang masamain nila SAS, nila Thinking Pinoy at ni Attorney Bruce. Sana kung meron kayong hindi pagkaunawaan, usap na lang kayo. Total, meron naman tayong mga group chat. Tayo rin magkakasama sa group chat. Pag-usapan na lang siguro. Kasi ang pangit naman kung tignan na tayo'y ay mga Duterte Group, tapos meron ganyan naririnig at nakikita na nagbabangayan sa social media. Ako, aaminin ko po, ako ay solid Bongbong Marcos. Hindi ako Cayetano. At sa pool pa, time pa nung campaign ay minumura ko na si Cayetano nung pumunta sa Cordillera Region. Dahil nga yung isang tauhan niya na balasubas, tatarantado, itong si PJ Pagulayan, yun ang dahilan dahil binastos niya yung mga tauhan ko sa Cordillera Region nung time nung campaign. Hindi, at sure ako, yun ay alam ni Senator Cayetano o ni Secretary Cayetano yung nangyaring pangbawalang hiya nung tauhan niya na si PJ Pagulayan. Kasi nung time na yon, tinext ko pa si Senator Cayetano at si Mayor Lani Cayetano na mayor ng Taguig. Pinarating ko pa yan sa pamunuan ng MRRT. Pinarating ko pa yan kay Asik Astra. Kaya aware na aware sila doon sa naging problem na ginawa ni PJ Pagulayan. At pinarating ko din to dati kay General Julius Santiago. Sinabi ko rito dati kay Sandra Cam nung pumunta sa Sandra Cam sa Baguio City. Pinarating ko yon, yung ginagawa ng mga tauhan ni Cayetano. Pero walang ginawang aksyon. Ang sa akin ho dito, pare-pareho tayong Duterte supporter, isa sa mga tagapagtanggol through social media. Kaya sana kung ano ang problema,
Siguro naman, huwag nang i-post sa Facebook na nagpapalitan tayo ng mga hindi magagandang pananalita. Pangit po yun eh. Di po ba? Kasi ang mga kalaban natin ay nakamonitor lang din naman sa atin. Yung mga taga-liberal. Sasabihin yan, ayan ang Duterte Group. Yan yung mga vlogger ng Duterte na nag-aaway-aaway na sila-sila. Yun po ang palalabasin ng mga taga-LP. Ako, ang inaaway ko naman dito, yung mga official ng gobyerno na mga balasubas. At isa pa, Tingting Pinoy naman, di po ba nakakonek po kayo ngayon sa Department of Foreign Affairs? Di po ba? Dapat focus na lang po kayo dyan. Kung ano po ang trabaho nyo, kung consultant po kayo o ano man. Doon po kayo. Okay po yung mag-block po tayo. Okay po yan. Nakakatulong po yan. Pero hanggat maaari po, sana walang panuhan yung alam naman natin kung kanino kayo nakakonek. Huwag nang anuhan tayo kasi dito naman sa Duterte supporter, sa vlogger, walang pagalingan, walang pahusayan dito. Ang mahalaga dito, nag-iisang damdamin natin para kay Pangulong Duterte. Kasi ito yung umaga, nag-GM po ako ng mga text message sa lahat ng nagte-text po ako ng mga Bible verse. Ah, okay. Ngayon ko lang naalaman yan, Eleanor, Domingo, na nag-resign na pala si Tingting Pinoy sa Foreign Affair. Kung yan ang decision niya, ay ito na, respeto natin yan. Pero, lahat naman tayo may karapatan ipagtanggol ang Pangulo, may karapatan bumatiko sa Pangulo. Basta't nasa tamang lugar ang lahat. Hindi po yung Duterte supporter tayo, tapos tayo-tayo'y nag-aaway-aaway. Di po ba? Ang kaaway natin dito, yung mali ang ginagawa. Hindi ko po alam kung sino ang mali sa dalawang paksyon na nag kakaroon ng mga palitan ng mga salitang maanghang. Ako'y naniniwala maaayos ito. Parang ano lang po ito eh. Sabi nga nila, hindi magiging matatag ang isang pamilya, ang isang pagkakaibigan, ang isang samahan kung walang nangyayaring tampuhan. Salamat naman at kung okay na. Kasi kami nila Attorney Bruce, may group chat po kami. Good morning, Sir Joey. Mayroon kaming group chat nila Rio, nila Rado, nung ibang mga vloggers ng Duterte Group. May mga private may private group message po kami. Hindi po kami magkaka-Facebook, karamihan po doon, pero may mga private conversation po kami na doon lang kami sa group. Like Attorney Bruce, hindi ko matandaan eh, si Andro Oliver, Rado Gatchalian, sila Rio, Ruby, sila MJ. Pero ako po'y naniniwala na maayos yan. At kung ito nga may nag-comment na naayos na, eh mabuti naman po. Sana yung mga diputang inang itong mga taga-LP, kung ito ang gagawin yung butas, palalabasin nyo na ayan, ang mga Duterte Group ay nag-aaway-aaway na. Hindi po pag-aaway-aaway po yun. Tampuhan po yun. Huwag kayong makialam kasi yung nangyari kila SAS at kila ano, hindi pang national issue yun. Pang personal po yun na tampuhan. Kaya wag nyong sakyan na mga taga-LP, mga buwakan ng ina ninyo. Ha? Ang pakialaman nyo kung paano ayusin yung problema ninyo, mga hayop kayong taga-LP kayo. Eh nakita ko lang nung isang araw may mga pusang kalaban kung ano mga pinagkasabi. Mga hindi-rupot kayo. Hindi na lang kayo magpasagasa sa train, mga putang ina ninyo.
Lalo na itong grupo ni Coco Dayaw, putak din ang putak. Iho di putay, duwag ka naman, wala ka naman bayag. And then, o nga pala, this coming October 28, yung mga taga Davao po ha, taga Mindanao, magkita-kita po tayo sa Rizal Park ng Davao City para isigaw ang mandirigma, isigaw ang federalismo. Iikot po tayo Luzon, Visayas, Mindanao. October 28, Mindanao po tayo sa Davao City po yan. And then, October 21, sa Iloilo City po tayo. At kung luloobin, at baka tumapak po ako ng Iloilo ng October 21. Kaya po, yung tarantado hinduropot na mayor, at alam ko naman wala sa Pilipinas yung mayor, si Jed Mabilog na minura-mura natin dati, eh yung mga aso niya nandiyan dyan sa Iloilo. Alam ko atat kayo na ako ipatumba dyan. Abangan nyo ako dyan sa October 21, ha? Tiyakin nyo na ako'y mapapatay nyo. Ha? Kasi matagal-tagal ko na rin hindi nasusot yung bulletproof ko. Pati yung ulo ko, lalagyan ko ng bulletproof ang ulo ko pag tumapak ako ng Iloilo City. Ay nakong sarap pong magkape. Oo, lalo pag ang pinagkakapehan mo yung tasa ni Capredo, yung nakaupo siya, oh. Di ba, bakit sa buckets pa si Capredo Aguilar po dyan? Gwapong-gwapo pa, nung kabataan po yun ni Capredo, gwapong-gwapo si Capredo nung kabataan eh. Kasi, nung araw, pag kabataan ka, naka-lowies, ano kayo, yung pantalon mo na wag-wag. Mga gwapo ang dating yan eh. Astigin ang dating sa kanila nun eh. Ay, Capredo, biro lang po yan ha. Ay, good morning, Sir Renato Lugto. Salamat nung Saturday ha, nakita tayo. Nag-usap pa tayo. Good morning, Sir Joey ng Kamaong Kamay Nakabao ba to? Yung founder. Good morning po. Mukhang lumalakas kayo sa Cordillera, Kuya Joey, ha? Lumalakas ang persa nyo ng Cordillera. Ang dami nyong nare-recruit sa Baguio City, ha? Dahil namumonitor ko kayo ron, eh. Ang daming tayong mga kaibigan doon. Na mga, may totally, may pinsan pa nga ako sa inyo dyan eh, na ka-member nyo na rin eh, na taga Green Valley. Yes, Kamaong Bato, Pilipinas. Mali ang pagkaka-spelling mo kuya, Pilipunas ka, Pilipinas. Kamaong Bato, mabuhay po kayo dyan sa Kamaong Bato. Kamay Kamaong Bato, mabuhay po kayo dyan. Dahil yun eh, Duterte Group din naman yan. Yes, on December 2 pa kayo, babalik po kayo ng December 2. Keep up the good work po. Kahit naman anong grupo natin, MRRD ka, Aldab ka, Sword ka, Kilusan Pagbabago ka, o whatever na group, organization, DDS ka, NCR, DDS Global, DDS NCR, ang mahalaga po rito, yung suporta natin na kay Pangulong Duterte at yung ating pagmamahal ay nasa kanya. Yung hindi tayo bumibitaw. Yun po ang mahalaga. Hindi po mahalaga rin, hindi po dito issue yung kung sinong marami ang miyembro. Hindi po yan. Ang mahalaga po rito, nagkakaisa tayo na ipakita ang suporta sa ating Pangulo na tayo'y handang tumugon sa kanyang nais ipanawagan. Yung po ang atin pakay dito. Hindi po dito yung paramihan ng miyembro, pagalingan, hindi po yan. Wala po yan sa Duterte Group. Dahil ang totoong solid Duterte, nasa tama tayo, sumusuporta tayo sa dikain ng Pangulong Duterte. Pag nakita natin ang isang grupo na may maling ginagawa, itutuwid natin yan. At pag hindi sumusunod, ay di ikalat natin yung kawalang hiyaan yan. Hindi matatawag na Duterte Group yan.
kagaya ng pinos ko po kagabi, kagaya ng pinarinig ko sa inyo, yung grupo ng Eagle Eye. Iko-correct ko po pala, may nag-comment po doon sa post, sa message, sa comment ko kay Adax kahapon, nag-comment ako sa kanya gamit yung in-email sa akin ng DILG Region 5. Ang sabi ko, sagutin mo ito, ano ang masasabi mo rito, Adax, sa nilabas na letter ng DILG laban sa'yo. DILG Region 5. Yun ang comment ko. Dahil may permado nga po yun na nangungulekta siya para sa mga barangay OIC na hindi naman dapat niyang gawin yan. At pinangangalandakan niya na siya rin pamangkin ng Pangulong Duterte na hindi naman siya pamangkin ng Pangulong Duterte. At sinasabi niya, darating daw ang Pangulo doon sa Sursogon noong July 29 na hindi naman dumating ang Pangulo. Pagkos niloko pa yung mga tao sa Sursogon at hiningian ng pera. Yan po ang ginawa ng Eagle Eye, ng founder. At ginamit pa yung mga kapatid natin na Muslim na nananahimik sa Metro Manila, dinala-dala ron para lang masabi na may mga hack, may mga tao rin siya. Pero yung mga kapatid na Muslim na walang kaalam-alam sa kalukuhan na ginagawa ng Adax, ay idinadamay niya sa kawalangyaan. Kanina ko pa tinitext si Adax, nakuha ko yung bagong number niya na smart niya na isa. Ang sabi ko nga sa text ko sa kanya, Adax, kung gusto mong matapos ang problemang ito na mga post sa iyo, lalo na sa mga Duterte group, makipag-usap ka. Sabi ko sa kanya, makipag-usap ka sa akin at sabihin mo ang totoo kung anong talagang pinagmumulan. Kasi hindi po kikilos yan kung walang nasa likod. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nag-GM po kasi ako every morning po yan. Yung mga Bible verse tuwing umaga po yan. Ang panata ko na po yan tuwing umaga mag-GM sa mga naka-phonebook sa akin. Kahit naman didimonyo-dimonyo tayo sa social media, kahit naman balahura ang bunga nga ako, kahit bastos ang bunga nga ako, pag ang number mo na sa phonebook ko sa Globe to Smart, gine-GM ko po yan tuwing umaga pagkagising ko pa lamang. Pero hindi po yun ang isyo. Ang isyo po dito, yung sinabi ko nga po about Adax, sabi ko sa kanya, para matigil ang problema sa'yo, makipag-usap ka ng maayos. Eh dati nakikipag-usap ka sa akin, ngayon hindi ka na nakikipag-usap. Aanuhin ko lang naman kita kung ano na ang nangyari sa'yo, kung bakit nga ba nagkaganon. Mukhang naiba ka ng landas sa nais mo. Eh dati ang mga post mo nag-uumalab na suporta sa Pangulo, tapos pagmamahal sa Pangulo, eh bandang huli naging iba ang mga ginagawa mo na. Para bang bumalik ka sa pagkabata na kailangan kang pukawin at tapikin para mamulat ka muli. Ewan ko kung nagiging bata ka o sadyang makipagkaisip bata ka rin, Adax. Hindi natin masasabi na ano kay, kasi sinasabi mo isa kang engineer. Eh di professional ka na tao. Kaya nga po, mag-ingat po tayo sa lahat ng mga nagsasabing Duterte group. Pakiramdam po tayo, pag pinapa-join po tayo, mag-join po tayo. Pero pag nakikita nyo na po, iba na yung ginagawa at mukhang ginagamit na kayo at mukhang pipirahan na kayo, abay, layasan nyo po yan. Hindi po yan para sa Duterte group. Pag ganyan po, kaya kayo minembro dyan para sa pangangailangan lang ng mga leader, para sa kanilang mga pampersonal. Dahil ang totoong Duterte supporter ay hindi
pinagkakakitaan ang mga miyembro. Hindi ginagatasan ang miyembro. Bagkos, minamalasakitan ang miyembro, inaaruga ang miyembro, nagtutulungan sa bawat mga miyembro. Iyan ang samahan na may malasakit sa bawat grupo. Pero yan sa Eagle Eye, wala po yung ganyan. Good morning, Sir Ramon Duterte Cabales. Good morning, Ian De Leon. Good morning, Dens Nites Bailon Piroy. Good morning po sa mga OFW. Totally, alas 5 pa lang, gising na tayo ng umaga. Nang bubulabog na tayo sa mga text message. Smart to Globe. Yan lang naman ang ginagawa natin every morning. Basta't maaga tayo, nagigising. Good morning po, PJ Rason de Jesus. Rosie, good morning. Rosie El Pamplona, good morning po. Ah, Yeng De Leon, watching from Malaysia, good morning. Merry Christmas po, advance. Merry Christmas na po, malapit ng Pasko. Ilang months na lang, Pasko na. October na tayo. Tapos November, inako, alana. Hindi na mapipigilan ng Pasko. Kaya po, dahil magpapasko, aba, yung mga may tampuhan na mabababaw lang naman at nakukuha sa maganda pang pakiusapan, aba, maghalikan kayo dyan at magyakapan kayo. Sa tingin ko, ayos na po ata sila, Attorney Bruce. Nandito na kaya sa Pilipinas si Attorney Bruce? Mamaya, tignan ko yung FB niya. Aha, na-text na natin yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Iyon. Natapos din ako sa letter M. Letter N na tayo magte-text. Pang letter N. Aha. Sir, kita tayo sa December 2, Dian. Try ko back kasi December yan. Sunod-sunod yung mga invited sa akin ngayon eh. And then, pag December, usually, nandiyan ako sa Metro Manila every December eh. Pataas pa lang po ang araw dito. Ayun pala yung tinuro ko sa inyo noong nakaraan linggo. Nung mga 2 months ago, yung saging, bumubunga na po yan, oh. Okay, nasa London pa si Attorney Bruce. Hindi ko pa siya matatawagan. Ayan po, yung saging, pwede na ho yan, pwede nang pitasin yan at ilaga. May pang-almusal na. Sinong gusto ng saging? Ayan. Ayan, tapos yung mga kamuting kahoy, Ayan, kamuting kahoy. Kamuting kahoy po yan. Yung papaya, tumutubo na yung papaya. Saka yung lupa dito, lupa kung mataba. Ayan po, mataba yung lupa dyan, Di po ba? Pag ang lupa mo ay mataba, pwede kang magtanim. At pag nagtanim ka, madali pong tumubo yan dahil mataba ang lupa. Yan ang lupa dito sa Baguio. Hindi ka gaya ng lupa sa Manila. Pag mga pangit po ang lupa sa Manila. Dito sa Baguio, magaganda po ang taniman. At higit, marami pong gwapo dito sa Baguio. Nagkalat ang mga gwapo dito sa Baguio. Parating matitigas. Baka na naman po, iba isipin yung matitigas, ha? Mapagpalang morning, Ana Marie Kanaman. Good morning, Jessa Iskalam Muradas Rosete. Yes, good morning. Mapagpalang umaga sa inyong lahat. Yung tayo'y magising at tayo'y dumilat ngayon umaga, abay, malaking pagpapala na sa Diyos yan. Meron nga mga tao gusto pang magising pero hindi na nagigising sa pagkakatulog.
yun ay sarado na ang aklat sa kanila. Kaya po mga ka-DDS, maging mapagmasid po tayo sa ating kapaligiran nang hindi tayo nahuhuli sa mga kaganapan sa ating bayan. Dahil minsan lang dumaan ang isang pangit na balita, dapat maging aware tayo para hindi tayo nagiging huli sa pangyayari. Kasi iba po ang may nalalaman, iba yung hindi ka huli. Dapat aware tayo. May mga nagtatanong sa akin. Dahil nga nung Sunday afternoon, ay Sunday morning, meron akong pinakitang mga document about Lenny Robredo sa inyo. Di po ba? Pinangako ko, babasahin ko yon, ipapaliwanag ko kung ano ang nilalaman ng mga document na nasa akin na ibinigay ni Manong Luis Ortega na dating City Councilor ng Naga City, na kung saan na okay Jessa. Okay, tawag nito na wala ako. Kung anong nilalaman ng mga document na yon, abangan nyo lang po yung mga susunod na araw bago ko po ilabas yon sa page ko po. And then ang nilalaman po nun, mga ibang detalye, ibibigay ko na rin po yung naging kaganapan ng eleksyon sa buong Camarinesor. Kung ilan ang nakuhang boto ni Lenny at ilan ang nakuhang boto ni Bongbong Marcos base sa nakuha natin document sa COMELEC ng Region 5. And then, number 2, another issue between Emilio Aguinaldo at sa mga ari-arian niya na hindi mapaliwanag na mga pamilyang Robredo. Ayun po ang mga nilalaman ng mga document na napasakamay ko po, na nanggaling po sa mga taong malalapit din kay Lenny Robredo. At yun po, mga document na napasakamay ko ay naisampa na po yun sa ombudsman yung kaso pong yun, na until now walang ginagawang action ang ampuntanggapan ng punyetang Concheta Punyeta Morales. Kaya putak ng putak itong punyetang Morales na to, may reklamo kay Jesse Robredo, hindi mo aksyonan, hinayo pa ka, tapos uunahin mo si presidente, gagang babae ka. Bago ka pumutak, Punyeta Morales ka Conchita, unahin mo muna yung mga mas nauna pang kaso dyan. Ha? Hindi yung sasabihin nyo na si Duterte ay ganyan. Ha? Okay yung sampahan ng kaso Duterte kung may matibay kayong ebidensya. Eh, hindi yung manggagaling kay Trillanes. Eh, si Trillanes isa ring gunggong yan na kagaya nyo. Ha? Kaya nga, kung hindi kayo mga gunggong dyan sa ombudsman, patunayan nyo na kayo edukadong tao. Hindi kayo yung mga mukhang galunggong na mga binasa. Ha? Basta kinagmumukha kayo mga binasang galunggong dyan. Lalo na itong putang inang matandang Conchita Morales na to, laulaw na nga ang suso, kulang na nga sa kantot. Ewan ko ba kayo security mo, kinakantot ka rin, hayop ka. Parang alalayla dilima ka rin ata eh, na nagpapaiyot ka sa mga driver at security. Aba, mautog ka pala, madam, ano ha? Hindi mo ako sinasama dyan. Baka kung gwapo, Joey Chan, dapat Revolutionary Government for PRD para maalis lahat na appoint ni Panot. Naku po, Panot daw. Eh, kung di, Panot ba? Kung di naman ako Panot, ikalbo ako eh. Kasi inaahit ko pa ngang buho ko eh, may patubo po. Inaahit ko lang yun, araw-araw eh. Yan si Ma'am Mila. Natatawa naman si Mila Donato Alvarez.
Kasi si Sir Joey, nag-comment kasi ng panot eh. Ayun o, oh, naano ko tuloy yung bunbunan ko. Ayun o, oh, ayun, patubunan nga o. Oh. Hindi. Alam ko naman, nagbibiro yan si Sir Joey. Palabiro yan. O nga pala, one time lang kami nagkita niyan, Baguio City pa. Pero hindi pa kami matagal nag-usap niyan. Kaya po, mga ka-DDS, monitor lang po tayo. Mga next day, baka i-post ko na po yon at i-update ko na po kayo about doon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alisin ang mga hinayupak na LP. Ang sabi ni Dada, Daddy Paubaya. Nako, Dada, Daddy Paubaya. Nako po, ang ganda nung name mo, kuya. Ate, ha? Oo nga. Haha, pareho tayo, sir. Carl Justin Algabre, anong ibig sabihin na pareho tayo? Natatawa naman ako sa inyo, idol. Ang sabi mo kay Hukluban, matandang Conchita. Nako, Mark Pulintan. Uulitin ko po yung sinabi ko. Si Conchita Puñeta Morales, sa totoong buhay ho niyan, paiyot po yan. Kanino nagpapaiyot? Sa mga driver, security niya. Kasi, ang ibabayad sa kanya ron, ibabayad niya nun sa mga umiiyot sa kanya, yung sahod din. Yes, taga rito po tayo sa Baguio. Mila Donato Alvarez. Yes, taga rito po tayo, Baguio. Kaya nga po yung mga kalaban ko, hanapin nila ako rito sa kabundukan. Hanapin nila tayo rito sa kabundukan ng Baguio City. Para makita nila kung saan impyerno tayo ng Baguio. Okay? Ayan na yung kabundukan, oh. Ayan. Ganda ng si... Yan, oh. Yan, oh. Pasikat na yung araw mo, oh. Nako, Mila Donato Alvarez, matulis ba bunga nga ako? Hindi naman po, ah. Tama lang pong hugis ng bibig ko. Malaki lang ang bunga nga ako. Basta, abangan nyo lang po yung mga ano. Kasi ang dami ko pa rin ginagawa. Kahit pa paano, mayroon din po tayong pinagkakabalahan na iba pong mga bagay. Pero yung mga document na nasa atin lang. At take note po, ah, para sabihin ko na po sa mga taga-liberal at sasabihin ko na rin sa mga ihudiputa, baka mamaya pagtangkaan nyo na naman ang buhay ko dahil nasa akin ngayon mga document about kay Lene Robredo. Hindi po original ito, ha? Hindi original lang nasa akin. Xerox copy na po ito, ha? Baka mamaya sabihin nyo, puntahan nyo si Calbong Barasaga. Ay, ninyo pala pa si Calbo din kasi yung tito kong mayor na nasa Dasma. Calbo din pala yon. Ninyo lang, puntahan nyo si ninyo. Nandun doon ang mga document, makakasira kay Lenny. Huwag. Kasi Xerox copy lang to. Ang original, nasa sangay na ng gobyerno. Wala sa akin. Xerox copy lamang. Kaya huwag kayong mag-attempt na pag iisipin nyo, pag nakuha natin kay ninyo yan, wala nang sisingaw na isyo. Huwag. Kasi Xerox copy lang ang nasa akin. Ha? Huwag mga bobo, ha? Huwag tanga. Ha? Ha? Huwag maging tanga sa mga LP. Dahil alam nyo, nandito ako sa Baguio. Kung baka kontakin nyo si Congressman Ronald Cusalan, nakapartido nyo rito. O take note, ang mayor dito, si Mayor Dumugan, at ang congressman namin dito sa Lone District ng Baguio, Mark Go, na kapartido ng PDP. Si Congressman Ronald Cusalan ng Benguet, yun ang liberal party na ang asawa niya ay kapinsan ni Marrojas. Okay? Huwag akong kukunin nyo ng mga papel na yan. Kasi Xerox copy lang po ito. Kahit kunin nyo sa akin, makakakuha pa ako ulit. Ha? Para aware na kayong mga taga-LP na baka nagbabalak, kunin nyo dyan sa putang inang kalbong ninyong babarasaga na yan. Yung mga document na yan. Ha? Huwag! Kasi wala sa akin ang original. Ang nasa akin lang itong tasa ni Kapredi. Ayan po ang tasa ni Kapredi.
Ayan o, nakaupo pa siya o, nakaporsturang pang 90s pa po yung mga damit niya. Pero, astig ang dating ni Kapredi dyan o, naka-Amerikana tapos naka-rubber siya si boss si Idol o. Parang Tom Jones lang ang forma. Good morning, Kapredi. Good morning po sa mga DDS. Good morning sa lahat na mga naka-open pa lang ngayon ng FB at nakaka-monitor pa lang. Good morning, good morning, good morning. Good morning, Visayas, Luzon, Mindanao. Good morning sa inyo. Buenos dias sa mga taga Mindanao. Magandang umaga sa atin lahat. Amazona, alam niyo, namimiss ko yung isang nagko-comment sa akin dati. Si Mariposa. Ewan ko kung totoong account yun o fake account si Mariposa. Parang taga-Bagyo din yun eh. Ang ayon ako sa iyo regarding kay Fake BP. Kapito ko siya. Tama ka. Kay Conchita, si Panot, ang utak ng kabulukan. Good morning, watching from Texas. Marvin Reyes, Barnes, Texas ka ba? Kapi na tayo, Amazona. Yes, nagkakapi na po tayo. Randy the Rock, Pico. Good morning, sir. Good morning po. Basta sa atin, kung may mga maliliit na problema, tayo-tayong mga Duterte supporter, kung maliliit naman po yan at hindi naman malalaking issue yan at makukuha sa magandang usapan, pag-usapan na lamang po. Di po ba? Hindi na lang yung ipopost. Pero kung talagang issue yan ay malala na, kagaya nung mga minsan sinasabi ko about kay Emily Padilla, and then dito pa sa isang Eagle Eye, ayun, hindi na dapat yung pinatatagal. Dapat ikinakalat na yung mga ganyan isyo. Pero yung kila Attorney Brass at kila Sas, ano lang yun, lambingan lang po yun. Parang tampuhan magkapatid lang po yan. Tampuhan magkaibigan. Tampuhan na isang pamilya. Kasi dito sa Duterte Group, wala tayong nais kung hindi isa lang yung masuportahan si Pangulong Duterte. Sabi ni Ramon, oo nga, naalala ko din si Mariposa. Yes, hindi ko nga alam kung nasaan na yun eh. Hindi na nagko, hindi na ano. Baka ano, hindi na tata nag-FB yun. Kasi ang ano niya, account niya, babaeng drawing lang eh. Notification, pero in fairness, kahit notification yung picture niya, kahit na fake account siya, pro Duterte siya eh. Hindi siya nag-ano. Good morning, Joe Harley. Good morning po, sir. God bless po sa lahat ng DDS watching from Michigan, USA. Good morning sa mga taga-USA. Aba, parang nasa USA na rin tayo. Nakakarating pala ang video natin dyan sa Amerika. Mabuti pala, samantalang tayo, pag ang tao gustong pumunta ng Amerika, may passport. Diba? Samantalang ang video sa Facebook, ang live video, walang passport. Basta't may cellphone ka, may internet ka, aba, makakarating pala tayo kahit saan lupalo. Kaya lang, kung saan ka lang nakatayo, doon ka, yung video mo makakapunta. Iba na talaga ang panahon ngayon, mga ka-DDS. Boss, may mga ID ba ang DDS? Gusto kong maging legal DDS, legal supporter, eh, love ko. Love ko. Copy and update natin. Ma'am Mila Donato Alvarez, una po sa lahat, ang pagiging DDS ay hindi po masasabing isang organisasyon or isang samahan. Ang DDS, diehard Duterte supporter, kahit wala ka pong inaaniban na grupo, kahit wala kang sinasamahan na asosasyon, kung ikaw ay sumusuporta sa administrasyon na nakapwesto, sinusunod mo ang patakaran at nagbabayad ka ng tamang buwis, nire-respeto mo ang mga opisyal, nire-respeto mo ang kapwa mo tao, nire-respeto mo ang iyong kapaligiran, yan po ay sapat na bilang DDS ka.
at sumusunod ka sa batas. Kaya po, dito po sa DDS, kaya may ID man ako sa inaanibang kong grupo, wala po yun. Pang ano lang po yun. Wala po yun. Kahit wala po kayong ID, kahit wala po kayong inaanibang grupo, basta't sumusunod ka sa nais ng Pangulo at yung sinasabi ng Pangulo ay nasa tama naman at ikay sinasabuhay natin yon, sapat na po yun. Hindi na po kailangan yung ID, membership. Kaya po, hindi ko naman pwedeng sabihin na mag-member ka sa grupo ko kasi baka sabihin niya pinopromote ko po. Kung kayo po, Miss, pangalan nun, Mas Mamila, kung saan po kayo nakakita ng Duterte Group na sa tingin nyo ay komportable po kayo doon at maayos ang ginagawa, doon po kayo. Join po kayo ron. Pero pag alam nyo pong mali ang ginagawa na, layasan nyo na po yan. Yun po ang sagot ko sa inyo kung may ID ba ang DDS. Ako po, member din po ako ng DDS NCR, pero hindi po ako humingi ng ID. Ang una ko talagang inaniban na Duterte Group since 2014 ang MRRD lang. Pero nung iba na ang mga ginagawa, eh ba't pa ako tatagal doon? Ba't pa ako mananatili kung alam kong mali na ang ginagawa? Kaya po, mga ka-DDS, kahit wala po tayong sinasamahan na organisasyon, basta't sumusunod tayo sa Pangulo, okay na po yan. Ipakita lang natin na tayo'y may pagmamalasakit sa bayan, may pagmamalasakit sa ating minamahal na Pangulo, na ipinapakita ang suporta sa kanya sa paraan. Hindi po yung suporta sa Facebook, yung pagsunod sa patakaran ng Pangulo. At yung patakaran niya, yung sa tama na tayo'y sumunod, sapat na po yun. Daig mo pa po ang isang DDS na may ID. May ID ka nga ng DDS. Kung ang ginagawa mo naman ay puro kabalastugan, hindi ka sumusunod sa patakaran ng Pangulo at nanloloko ka ng tao dyan, eh anong silbi ng pagiging DDS member mo? Anong silbi ng pagkakaroon mo ng ID niyan? Mabuti nilang punas mo yung ID mo sa pwit mo, isubo mo nalang sa mukha niya nung taong balahura na yan. Ako, kaya po, marami nagkatanong sa akin, yung, pwede ba kami maganto ganyan? Sabi ko, bahala po kayo, mag-join po kayo. Bro, good morning. Ang kintab ng ulo mo. Ulo, haha, peace. Yes, pasi. Makintab nga, no? Makintab nga, oh. Siyempre may araw eh, nataanuhan ng araw. Puro pagpuyan kanina, ang pagkaninang umaga. Ngayon, pasikat na ang araw, oh. Yes, I loved what you do to or the country. Kaya galit ako sa mga naninira sa kanya, lalo na sa mga dilawan. Trilling Hunteveros, Ate Mila, ang puso mo po, ha? Parang ulo ni bato. Naku po. Ha? Matag-comment ka ba? Anong name? Ulitin mo. Good morning, Ellie Roloque. Dada, good morning din. Ha, natawa ako sa makintab. Ha, idol kita, sir. Nako, si Dada ba? Dada, Daddy Paubaya? Ikaw pa si Mariposa? Parang si Mariposa din ata itong si Dada. Nako, John Valenzuela. Ah, okay, good morning, sir, pakibati naman kami ni Brian. Brian na malalaki ang titi raw. Yan, mag-comment na. Ah, hindi po si Dada. Akala ko si Mariposa. Good morning, Ralph Sanhander. Ikaw pong idol ko, Ralph. Good morning, Jean David from Hong Kong with love. Yan. Karamihan nga pong mga follower ko puro taga Hong Kong din po eh.
May mga pinsan din po yan. At totally, yung isang admin po namin ng Rudy Duterte in Cordillera Region, OFW po ng Hong Kong, si Sir Jun Permin from Cordillera po yan. I thanks Mountain Province po ata siya o Benguet. Nag-meet po kami yan one time lang sa Baguio City during campaign period. Napakabait niyan. Akala ko noon ang liit na tao, putres, ang laki ng tao pala niyan ni Jun Permin. Ang taas. Guwapo. Ang style ng buhok niyan, marine style, ang pit. Six-footer 'yan si Sir Jun Permin. Wala na akong balita diyan kay Jun Permin, pero active na active eh. Sa bagay, kasi ako hindi ako mahilig mag-chat eh. Sa FB. Basta nakita ko lang notification, like na lang nang like ako pag nakita ko. Pero active na active po siya sa mga post natin eh. Sa mga post niya, active na active po si Sir Jun Permin eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Next letter R na. May nagpitext. Yun. Yun po ang ringtone natin ng phone natin. Sabi ni Miss Mila, saan ka sa Baguio, Sir Nino? Four times na akong pumunta dyan. Ganda ng Baguio. Love it. Yes, maganda po ang Baguio. Basta sa city lang po ako. Somewhere in city. Opo, hindi po kami palabas ng Baguio. Nasa loob po kami ng city ng Baguio. Hindi ko na po sasabihin kung anong exact location ko, di po ba? For the security reason ko na rin. Good morning Glenn Mark Olera. Good morning Idol, kagigising ko lang, nood ako sa iyo. Salamat po. Laban lang tayo sa mga dilawan na may. Good morning Adelaida Kunanan. DDS lahat dito, good morning. Yes, thanks. Yes, dyan nga malakas eh. Dyan nga sa Hong Kong talaga malakas si Presidente. Dyan nga napahiya si Marroas, di ba? Nung time nung campaign sa Hong Kong. Napakalakas po talaga dyan. Good morning, Lirio Periscal. Good morning, Joy Parcia Piga. Piga. Parang naalala ko yung Piga-Pigar. Piga-Pigar. Sa, ano... sa bayan ni Mayor Ferdinand Sali ng Pagudpod Ilocos Norte. Kaibigan natin niya si Mayor Ferdinand Sali ng Pagudpod. Good morning Mayor Ferdinand Sali. Good morning. Good morning Ging Giga. Good morning Sam Miano. Ano ba yung mga pangalan? Parang mga Chinese. Ang hirap basahin yung mga name. Good morning, good morning. Yes, habang tayo'y nabubuhay, sabi nga sa awitin ng pang-Christmas. Ilang days na lang, ilang tulog na lang, ilang linggo na lang, Christmas na. Mabubutas na naman ang mga bulsa ng mga ninong at ninang. Gayahin niyo ako, magtatago ngayong Pasko. Good morning, Ivy Rosapa. Good morning, Marlene Mandresa. Ilan tayong magtatago ngayong kapaskuhan? Mga ka-DDS, yung mga may inaanak, tataguan na natin, ha? Alex Munmun Tabunlok. Good morning from Davao City. Ay, good morning, Alec. Alex. Iba yung pagka-Alex niya. October 28, nandyan po kami sa Davao, sa Luneta Park. Luneta Park po ng Davao City. Nandyan po kami. Magkita po tayo dyan, Mr. Alex Munmun. Munmun ba? Munmun Tabullo. Okay, 28 po ha, nandyan po tayo sa Davao City. Babalik po ako ng Davao this coming October 28. Araw po ng Saturday po yan. And then October 21 sa Iloilo City.
Hindi ko pa po alam kung saan po sa Iloilo ang venue. Kaya waiting lang po tayo, waiting sa mga announcement ng mga next. Total, malapit na po ang 21, 28, and then ang next na po ng event sa Mindanao ay ang Coldel Northern Luzon naman tayo pupunta. Iikot po tayo. Sultan, good morning. Brother, oh, ako dito, Riyadh. Good morning po sa mga taga Riyadh. Marlin, pakibati ako, idol from Cayman Island. Good morning po, Marlin. Dada, punta po kayo sa Sambuanga, sir. Buenos dias sa mga taga Sambuanga. Sinong governor nyo dyan? Palma ba? Sambuanga? Si Bugay? Kasi kaibigan natin si Ma'am Margaret eh, halosos na assistant secretary na kahapon kausap ko lang po siya na ang asawa niya po ay anak ni dating congressman Romeo Halosos. Kahit saan po kayo, palagi pong mag-ingat. God bless. Thanks, Marlene. Jabuhab. Good morning, Jabuhab. Ellie Mervic, good morning. Iba ay Purata, Ohio. Ohio po, sir, from Tuyama Kin, Japan. Good morning. Ah, mga taga-Japan naman to. Japan, Hong Kong. Yan, ang daming nag-message sa akin dyan. Lalo na pag-open ng desktop ko, sunod-sunod yung mga message sa akin ng iba. Ayun nga po pala, i-remind ko po sa inyo ha, yung mga ibang nakamonitor po ngayon, puntahan nyo na po yung mga pinost ko sa inyo na about sa medical. Yung nanghihingi po ng mga kailangan nyo ng medical attention, medical na tulong, pinost ko na po yung detalye nung sang araw pa po. Ito po yung detalye ha, uulitin ko po. At ibibigay ko rin po yung number na pwede nyong tawagan. Maghanda po kayo ng papel sa kabolpen ha. For Medical Assistance Program of Congressman Ron P. Salo, Kabayan Party List, Kabalikat ng Mamamayan. Guarantee letter po ito ha. Makinig po. Para sa mga nangihingi ng medical assistance, name of patient, age, birthday, address, diagnostic hospital, assistant needed, contact number. Yung pong kailangan, requirement. Number 1, Barangay Certificate of Indigency. Number 2, Medical Abstract or Hospital Bill of Prescription. Number 3, Social Case Study Report, Municipality City, DSWD. And then, Dialysis Hospital Bill and Medicine Assistant. Kabayan, ang contact person po, ito po ang number at name po ng tatawagan ninyo na mag-aasikaso sa inyo. Mr. Calvin Callas. Kahit po taga-Pasay po kayo, pwede nyo pong papuntahin po sa tanggapan po ng Kabayan. Kabayan, ang hanapin nyo lang po, Kabayan Party List po ito. Hindi po yung Kabayan Hotel po dyan sa Pasay. Kabayan Party List po sa Kongreso. Ibay. Ang contact person po doon, Calvin Callas. Cell number 0917-6580-406. Yan po ang contact number na pwede nyo lapitan para matulungan po kayo doon sa medical assistant nyo. Uulitin ko po ulit yung number 0917-6580-406. Kahit taga Tarlac ka, taga Pampanga ka, taga Bulacan ka, Laguna, kahit saan ka sa Metro Manila. Dahil yung gagastusin po doon sa medical na yon, na bibigyan nilang tulong, yun po ay parte ng kanilang budget na ibinibigay sa mga government hospital. At yung budget mo na yon ay para din po sa atin yun.
pera din po natin yung taxpayer po tayo. Ito po yung mga hospital na pwede nyong puntahan na under po ng kanilang sino naman itong tumatawag? May tumatawag. Good morning. Minyo. Yes, sino to? Yung kapatbahay mo lang dyan. Ha? Ay, iba ko yung number mo. Oo. Nasaan ka, kuya? Ah, nasa Cebu ka? Ah, okay. Ah, yep. Anong meaning nung ano yun? Oo. Kuya, text mo ako ngayon. Text mo ako ngayon. Kasi yung number mo hindi nakasave sa akin. Text mo ako ngayon. Tapos, ano ka ba? Globe Smart? Okay, text mo ako ngayon. Pakilala ka. Ako na magre-return ko sa'yo. Nakalive lang ako eh. Nakalive ako sa Facebook eh. Okay, kuya. Okay. Okay. Yun. Di kaibigan natin yung nasundalo na naka-assign sa Cebu. Bali, ASAP siya sa intelligence yung naka-assign. Nako, si Sir Bong. Hello, Sir Bong. Good morning. Yes, Sir Bong. Yes, boss. Hindi, ganun talaga yun. Ganun yun. Sa katamad din sumagot yun eh. Oo. Okay, boss. Ako nang bahala doon. Okay, boss. Okay, boss. Yes, boss. Okay. Yung tawag nito, yung sa medical po pala, tinasabi ko, ito po pala yung hospital, hanapin natin. Yun, ito po. Yung mga hospital na sakop po nila, na may budget po sila, UPPGH Manila, Philippine Heart Center, Kidney Institute Center, Lung Center, Children Hospital, Las Piñas District Hospital, and then GL Hospital, San Fernando Pampanga Hospital, and then Medical Center in La Union. Yan po yung may mga medical, meron silang mga medical assistant na may budget po sila dyan sa mga hospital na nabanggit ko. Kaya pwede po kayo mag, kung kailangan nyo po ng gamot, pwede po kayo pumunta sa party list ng kabayan. Bibigyan po nila kayo ng referral. At ang pupuntahan nyo pong tanggapan po ni Congressman Ron Salo. Siya po yung magbibigay sa inyo. Uulitin ko po ang contact number po, ha? Contact number po ng tatawagan nyo. Cell number po ito. Ang hanapin nyo, Calvin Canlas, 0917-6580-406. Yan po ang pwede nyong tawagan na tanggapan. E-text nyo lang po sila dyan at sabihin nyo, ako po ang nagbigay ng number nila at ako po yung nag-refer sa inyo. Tutulungan po kayo ng tanggapan po ni Congressman Ron Salon. At magandang umaga po sa inyong lahat, mga ka-DDS. Naway maging masigla po ang buong araw nyo, nung lahat ngayon, araw na to. Magandang umaga. Good morning, Jerry Babayra, Bali. Good morning, Cindy. Good morning.